Roya, yeah, diretso. Isang magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Kuya Monte, taga Barangay Laurel, Tagkawayan, Quezon. Ayan. So, ginawa ang anak ko po si ang pangalan po niya ay si Iqba. Ayan. Siya po ay hindi na nakakapagsalita. isa naman po ay si Onad, yan. Hindi po siya nakakarinig. Ayan. So, ginawa po namin ang video na ito para lumapit po sa inyo at humingi po ng scholar. Ayan. So, sila po kasi gustong-gustong mag-aral, kaya lang po ay wala po kaming pera. Nung naalala ko nga po, nung si Iqba po ay daycare pa lang, nagtitinda po siya ng, ano, ng ice tubing sa school. Ayan, para lang po meron po. Seryoso na nga po. Seryoso, di tayo bibigyan ng scholar. Uy, di ka nakakasalita ah. Take two. Diretso. Para po siya, nagtitinda po siya ng stomach para meron po siyang baon. Ayan, si Unad naman po, ayan, nung siya po ay grade 1, naalala ko pa, dumadaan po siya sa kapitbahay. Nagdanakaw po siya ng... Nagdanakaw po siya ng mga talong. Tapos binibinta po niya, yung po ang panlako niya. Kaya nga lang po habang tumatagal, siyempre palaki ng palaki yung gastos. Lalo na po nung mga grade 6, grade 5 po sila. Ay, si ito pong isa kong anak ay naging pukpuk. Yan, pumapatol po siya sa mga driver ng iski. Para lang po siya ng pampalo. Ito lang po isa, nung naging high school na, tumatambay po muna siya sa gate ng school at may hawak-hawak po siyang baso, nangingi po ng piso sa mga dumadating. Ganun po kahirap ang buhay namin. Ayan. So ngayon po kaya kami lumapit sa inyo para maging scholar sila, gusto na po nilang mag-college. Ayan. So si Iqba po, gusto niya pong kunin kurso ay isang guro. Para po pag siya'y guro na, magbibinta po uli siya ng ice tubig sa school. At saka medyo mahal na po yung ice tubig niya, 5 piso na po. Sana po mapansin niyo po yung video na to. Ayan, si Unad naman po ay, ang kukunin niya po yung agriculture para makapagtanim po siya ng maraming talong. Bakit yun? Sumuna bakla.